Nagbisikleta kami sa isang lugar na matatagpuan mo lang sa isang kanta. Ito, ang hulo, sunog. Oo, alam ko na ipasyal ko na kayo dito. Nakita nyo na ang kanilang moske, ang simbahan ng Katoliko, pati na din ang napakaganda nilang Kapitolyo. Pero hindi yung mga yan ang natatagong yaman nito, kundi ang mga nakapaligid na dagat dito sa buong isla. Tara, samahan nyo ako at ipapasyal ko kayo sa isang lugar na naghihintay na ipagmalaki ng sabayanang Pilipino. Ito, ang hulo, sunog. Ito na ang pangatlo at panghuling episode natin dito sa Hulo Sulu, kung saan ipapakita ko sa inyo ang nagagandahan nilang mga dagat at mga spot na pwede nyong puntahan dito. Time check mga kabataka, it's 1:58. Alas dos yung usapan namin, so lalabas na kami. Tayo ngayon ay pupunta ng mga beaches dito, so ilulibot daw nila tayo. Tignan natin kung gaano kaganda ang Sulu. Tignan natin kung totoo yung pinagmamalaki nila dito na sabi nila magaganda daw ang beaches dito. Kaya subukan natin, silipin na natin, kahit limited lang yung time natin, pupuntahan pa din natin yan dahil sayang naman yung binyahin natin na 12 oras. 12 oras para lang makarating dito sa Sulu. Ngayon mga kabatakay, lilibot tayo. Bahala sila kung saan nila tayo dadalhin. Basta tingnan natin. Kalagkari naman upang kaya tingnan natin. Pigilin nyo na ang sarili nyong magkomento na bakit walang bisikleta ngayon. Medyo kahol kasi kami sa oras, kaya ilibot na lang nila daw tayo gamit yung sasakyan. Pero habang nandito kami sa sasakyan, ang dami naming impormasyon na nakuha dito. Ito yung ilang kwentuhan namin dito. Binuod ko na para hindi kayo mainip. Ang tao is tao. Ang soap is current. So, anong current? Yung Alon? Current sa dagat. Sa dagat. Oh. So, kaya ang tawag is people of the current. People of the current ang tawag sa mga tao dito, or tausug. Na-explain ko na to sa mga last episode natin. Panoorin nyo na lang yung mga yon. Bago tayo tumuloy sa mga pupuntahan natin, may dinaanan lang kaming shop dito. At ayan, binigyan nila tayo ng mga t-shirt dito sa Soup Clothing. Dito lang yan sa Sulu, maraming salamat po. Yan, pa-welcome daw nila sa amin to, so sobrang salamat po sa inyo. Bilang pa-welcome sa atin ay binigyan tayo ng Soup Clothing ng iba't ibang mga t-shirt dito. Napakaganda ng mga design nila, napaka mapilipino at makataon nito. Kaya i-follow nyo naman yung page nila at Soup Clothing sa Facebook. Nandito tayo ngayon sa shop nila sir at inabutan tayo ng mga damit. Galing lang sa kanila, souvenirs. Kapag mga pupunta kayo dito, don't forget to drop by here. Oh, pwede kayong bumili ng souvenir shirt dito sa Sug Adventure. Check nyo yung page nila nandyan sa baba. Maraming salamat sa napakagandang mga souvenir, mga master. Kita-kita ulit tayo sa susunod naming pagbisita dyan. Anyways, biyahin na ulit tayo. Habang patuloy kaming lumalayo, ay mas lumalalim din naman ang aming napag-uusapan dito sa loob ng sasakyan. Tatlo lang eh, ang basic ano ng pinaglalaban. Hula! Ano which po? Is country, bangsa, which is the identity, and agama, which is religion. Yun po yung pinaglalaban na. Yun ang pinaglalaban ng MNLF. Hula, bangsa, and agama. Hindi nagtagal ay dumating na tayo dito sa una nating destinasyon. Ah, ang ganda! Ayan, nandito tayo ngayon sa Silangkan Beach, mga 30 minutes travel by, syempre, car. Pagka bike siguro, mga 30 kilometers away from the city. Sabi nila, sobrang delikado daw pumunta dito before, hindi ka daw makakalabas ng city before mga 10 years ago, pero ngayon, safe na. At tapos, sabi nila, kung gusto daw nating tumira dito, kahit 1 month daw tayo sa mga kubo na yan, pwede daw tayong tumira dyan. So pagbalik namin ni Danny dito, mag-immerse kami dito ng mga 2 o 3 buwan siguro. Tingnan natin. Ito ang Silangkan Beach. Napakaputi at napakapino ng buhangin dito, kaya naman ang sarap maglakad-lakad. Ganda! Napasigaw na lang ako ng ang ganda, napakasarap kasi sa paa ng buhangin nila. Tapos napakapayapa at napakapresko pa, napakalinis, walang masyadong tao, walang masyadong development sa lugar, which is natural beauty ng Hulo Sulu. Para sa akin, ganito ang totoong paraiso. Be
Grabe mga kabatak, hindi ko inasahan na may ganito kaganda dito sa Sulu. Ito ay dulo na halos ng Pilipinas, pero hanep, mas maganda pa to sa lahat ng beaches sa rap na puntahan ko. Oo, may mga sinabi na akong ganyan before, pero ngayon gulat ako kasi lagi nating naririnig lang dito sa Sulu ay magulo, digmaan, pero may payapang lugar. Tingnan nyo, ang ganda, diba? So, try to visit Sulu, mga kabatak. Tingnan nyo gano'ng kapinoy buhangin dito. Full boost talaga, powder ice talaga, yan o. Mas pino pa to sa Boracay, mga kabatak. Tapos may sandbar din dyan. Tapos walang tao, kami lang yung tao. Tapos ganyan yung view mo, ah, sarap! Ang totoo, lahat ng nakikita nyo ngayon ay patikim pa lang sa mga pupuntahan pa natin dito sa Isla ng Hulo, Sulu. Tanggalin na natin siguro yung mindset na delikado dito. Huwag na natin masyadong banggitin kasi hindi naman talaga yung totoo. Mas maganda siguro kung ganitong side ng Sulu ang makikita natin palagi sa mga video. Welcome to Sulu! At ipinagpatuloy na nga natin ang ating pagbiyahe. Pupunta naman tayo sa susunod nating destinasyon. Dito sa Hulo, Sulu, medyo maliliit lang talaga yung kalsada. Hindi ko alam kung dapat ko pa bang sabihin to, pero sabi ng mga taga dito, hinakot daw yung buhangin nila dito at dinala sa isang sikat na isla. Mahuhulaan nyo ba kung anong isla yon? Kayo nang bahalang humusga kung saan. Ang unang makahula nito may 100 pisong GCash, kaya i-comment nyo na lang yung hula nyo. Nakuha dito sa Hulo, Sulu ba kayo? Pasensya na kayo, sikat kasi yung islang tinutukoy nila dito kaya ayoko ng pangalanan. Kayo nang bahalang magbasa dyan sa comment section kung sakaling may tamang sagot man dyan. Going back to the video, puro buhangin na yung dinadaanan natin dito at malapit na tayo sa ating pupuntahan na parang Bali, Indonesia ang datingan. 30 minutes, mga 15 minutes siguro yung biyahe mula dun sa kabila. Nandito tayo ngayon sa Mang Sali Resort. Tignan nyo yung itsura. Ito daw yung well-developed. Yung kanina kasi walang entrance. Dito ay 10 pesos ang entrance. Yung isang ganito ay 1.5. Tapos kahit ilan na daw dyan. So ito yung itsura nyo. Ganda! Sobrang nakakamangha itong resort ng Mang Sali, mga kabatak. Hindi lang ito sa Hulo, Sulu, meron ding Mang Sali sa Tawi-Tawi kung tama yung pagkakaalam ko. Ang nakakamangha dito, kulay celeste yung tubig. Pino at puting-puti ang buhangin, kaya naman talagang nag-combine sila, mga kabatak. Ito yung isa sa mga lugar na talagang ipagmamalaki ko at proud ako na napuntahan ko kasi wala pang masyadong nakapunta dito. Tapos napakaganda ng lugar na to, as in. Kung sa itaas naman natin ito titingnan, ganito yung itsura niya, parang Bali, Indonesia. Nakakamangha, kung sino man ang nakaisip nito, napakagaling niya. Ikaw kabatak, tatanungin kita, nagugustuhan mo ba yung mga lugar na nakikita mo ngayon dito sa Hulo, Sulu? At nababago ko na ba unti-unti yung perspective mo? Or dapat talaga baguhin na natin ito totally? At alam niyo ba kung ano yung isang bagay na masarap gawin dito sa ganitong lugar? Yung wala. Wala kang gagawin kung di mag-chill out. Magpahinga, tanawin, damdamin ang malamig na hangin at i-enjoy ang napakagandang tanawin. Yan talaga yung mga ginagawa ko every time na nandito ako sa mga ganitong lugar. Maiiksi lang yung mga shot ko tapos 360 video lang. Maraming salamat sa Insta360 dahil kung hindi sa kanila, hindi ko magagawa yung ganito ka-chill out na moment ko. And as you can see here, mga kabatak, kitang-kita natin agad dito yung ganda ng lugar. Tignan nyo yung white sand beach na nakapalibot na napakahaba. Yung asul, hindi nga asul eh, burning buhangin, burning dagat na makikita natin dito sa baba. Tapos nakalutang yung mga cottage. Grabe, ang ganda dito. Hindi ko inasahan na may ganito pala dito sa Sulu. Kaya grabe, sarap balikan dito. Isa to sa mga must to visit dito sa lugar ng Sulu kasi kung nasa Zamboanga ka na, grabe. Sayang yung punta talaga. Mo. Ang ganda mo, no? Yes, mas maganda pa. Nakakatuwa na nakakamangha. Yan lang naman yung pwede kong masabi dito sa lugar na to. Pero hindi pa dyan natatapos. Madami pa kasing pwede kang bisitahin dito sa lugar nila. Pero at the end of the day, ang mahalaga, nag-enjoy ka. Ang mahalaga, napuntahan mo yung isang lugar at may tumatak sa'yo dito na alaala. And as you can see, kung titignan nyo yung cottage, parang Malaysian-inspired pala itong mga cottage na to. Ayan, yung mga cottages na yan. Parang siyang sa Malaysia galing. So, yung design lang. Galing! Hindi nakisama ang panahon at bigla na lang umulan. Pero yung susunod nating pupuntahan, snack house naman. Dito, matitikman natin at masusubukan yung challenge nila sa atin. Ito yung best seller na halo-halo sa parang. Ayun. Ito daw yung best seller na halo-halo dito sa parang.
Dito daw yun. Hindi ko na alam yung address eh. Basta ito siya. Pagtanong nyo na lang. Parang poblasyon. Poblasyon parang. Hindi talaga yung halo-halo ang ipinunta namin dito. Kundi, kailangan naming makaubos ng isang plato ng bigore dito sa kanila. Iba kasi yung lasa dito, sobrang anghang talaga. Kain tayo ng migorin. Migorin po ano? Bigore. Ito daw ay traditional food ng Malaysia or parang Malaysian food daw ito. So, tikman natin. Tapos ito daw, yung halo-halo nila. Ito daw yung pinakamasarap dito. Masarap din migorin niyo? Sa halo-halo. Sa parang sulit. Kain tayo mga kabatak. Salamat talaga sa TVC. Ito kaming lahat oh. At kumasa na nga kami sa hamon ng mga tausog ang maubos ang isang plato nito. Sobrang sarap pero sobrang anghang. Matatawag mo lahat ng anghel para pagalingin ang labi mo. Pero kaya pala nila pinaparisa ng halo-halo para matanggal agad yung anghang na nandito. Anghang. Natapos ko yung challenge. Egao. Pawis oh, pawis. Congrats. Pawis. Yung pawis ko. Si Dani ay hindi talaga sanay sa maanghang na pagkain kaya medyo nahirapan siya pero kahit ganun dahil masarap yung noodles na ubos pa rin niya. Anyways, dito to sa linya ng parang beach. Napakaganda ng beach na to. Pagkatapos niyan ay inimbitahan naman tayo ng mga taga BFA na maghapunan kasama sila. Nung nalaman daw kasi nila na nandito tayo, hindi sila nagdalawang isip na ayain tayo na maghapunan dito sa kanilang isla. Ganyan sila kababait dito mga kabatak. At ayan mga kabatak, matapos ang kainan kanina, nandito tayo ngayon sa Shara Beach, parang ganyan po ba? Kainan. Kasama natin ngayon yung chief ng BFP. Tama po? BFP Sulu. Tapos mga kasama nila yan from Fire Protection. Salamat po sa servisyo nyo, sir. Yan. So bali, dito daw tayo magdi-dinner. Kakakain lang. Nakahain na lahat. Anda na dito, Danny. Napakadaming pagkain ang iginayak sa atin ng mga taga BFP. Sobrang sulit nila kaya hindi nyo kami masisisi kung bakit napamahal kami sa mga tao dito sa mismong Hulosulu. Napakababait, napaka-accommodating, malayong malayo sa in-expect namin. Alam nyo ba ang kwento? Dapat pagdating namin dito sa Hulosulu, tatawid na agad kami ng tawi-tawi. Pero dahil sa mga ganitong nangyari, hindi na yun nangyari. Kaya after nyan, kain lang, tapos konting picture ay nagpahinga na din kami nung gabi kasi may adventure pa tayong gagawin kinabukasan. At eto yung mga yun. At ayan mga kabataka daw, bali tapos na tayo dito. Napakahaba ng araw natin ngayon pero salamat sa kanilang lahat, sa mga bago nating kaibigan dito. Salamat po! Thank you po! Salamat! The next day ay naglakad-lakad kami ni Danny para makahanap ng mabibilan ng pagkain. Pero tignan nyo yung tingin ng mga tao sa amin. Medyo creepy yung dating sa amin. Alam nyo kung bakit? Ganito kasi yun, bawal pala mag-short dito sa Hulosulu. At si Danny ay naka-short, kaya ganyan yung tingin nila sa amin. So tandaan nyo, kapag pupunta kayo dito, bawal mag-short sa Hulosulu. Yan yung mga bagay na natutunan namin during our ride, na kung ano yung kultura sa lugar, yun ang dapat nating i-apply at sundin. Hindi naman siya totally bawal, kundi talagang mahahalata lang nila na dayo ka dito. Kasi nga, walang nag-short na taga dito mga kabatak. At nag-almusal na nga kami dito. Na-addict kami sa migore. Kaya kahit masakit at maanghang ito, inulit pa din namin. Tapos hinainan pa din kami dito ng mga suman. Again, ito yung culture nila na hindi mo to kailangang bayaran. Kung makain mo, di makain mo, babayaran mo. Kung hindi mo makakain, kukunin uli nila yan at ibabalik nila. Ganon yung culture dito, mga kabatak, na sinabi ko sa nakaraan nating episode. Yan ang tinatawag nila na parang bangbangsug. Parang ganon yata siya. Isa din pala to sa mga nire-recommend ko gawin ninyo kapag dumadayo kayo sa isang lugar. Eat in their local store or local food, mga kabatak. Dito parang 100 pesos lang na gastos namin. Napakadami na, as in. Ang sarap lahat ng pagkain. So tapos na kaming kumain. Busog na busog kami. May Infinity dito. Tapos yan, school pala to. Total lang kinain namin, 127 yes. Only. Ang dami nun. Sobrang ilang, tatlong order. Isa kami, tatlong order. Alam nyo kasi school meal yun dahil itong katapat natin, high school. Kaya student meal. Nagpahinga muna uli kami dito sa Hulo Peacekeeper. Tapos kinahapunan ay dumiretso kami dito kila Sir Ajay Arnel kasi birthday nung anak niya. So napakaswerte natin dahil masasaksihan natin kung paano mag-birthday ang mga kapatid nating Muslim, mga kabatak. Ito ay bago tayo pumunta sa mismong tawi-tawi. Ito din yung gabi na yun.
At ayan, nandito tayo ngayon sa Sulusulugan. Dito mag-birthday yung mga tao dito. Pagdating mo, pwede ka na agad kumuha ng pagkain. Pwede ka na agad kumain. Tapos diretso ka na yan. Tapos pwede ka na din umalis agad. So kinuha natin to, yung pagkain na to. Tapos si Danny, ayan, nakaitim dyan si Danny yan. Nakikipagkwentuhan pa siya kaila nanay. Yan. Tapos yun, kakain lang ako kasi medyo nagutom ako. Yun yung party-party dito. First time naming maki-birthday dito sa Mindanao. At ganito yung culture nila. Sarap. Hindi namin dito, hindi to scripted. Tapos isa pang maganda, nakilala namin si nanay kanina na meron siyang 70 plus na ako. 15 yung anak niya. Grabe, astig. Pwedeng kumain lang doon sa may upuan nang wala sa lamesa. Kailangan nasa lamesa ka. Ayun si sir. Hello sir, kumusta po? Okay. Kain po tayo. Salamat sa pagbisita. Thank you po. Sir, ilan anak mo? Tatlo. Tatlo. Ikaw ang pinaka-konti sa pamilya. Isa sa mga hinangaan kong kultura dito ay kung paano nila respetuhin talaga ang pagkain. Bawal kang kumain ng hawak-hawak mo yung plato, kailangan nasa lamesa ka. Yun ang sign ng pag-respect sa blessings nila. Nakakatuwa yung pagiging disiplinado nila, kaya salute talaga sa mga kapatid nating Muslim dyan. Shoutout sa inyong lahat. And after nyan, party goes on and on and on, mga kabatak. Konti-konti yung dating ng bisita, pwedeng pa isa-isa lang, pwedeng dalawa, grupo, hindi sabay-sabay. So pag nagsimula ng minsan 2 p.m. sa sitwasyon namin 2 p.m. hanggang 7 p.m. 10 p.m. ganun siya magtatagal. Kung anong oras ka available doon, doon ka lang pupunta. Tapos pagkakain mo, pwede ka nang umalis. Ganun yung culture ng pagbe-birthday nila dito. Masaya na, nakaka-enjoy. Ang dami din naming mga natutunan sa pakikipagkwentuhan namin sa kanila. Kaya sobrang salamat po sa inyo. And after ng mga kwentuhan kasi na to, babiyahin na tayo going to Tawi-Tawi. 712 na mga kabatak, may another batch na naman dito ng TBC. Ayun sila. Sila na yung mga makakasama natin pupunta ng Tawi-Tawi kasi pupunta din sila doon dahil magbabike sila. Yun si tata yung isa. 58 years old na. Hindi natin maiangat kasi ano eh. Magbabaklas tayo eh. Pero ni Bob kumay, kumablog ko. Hindi, para lang po malalaman nyo yung sinasabi naming magaan. Nakakatuwa, as in, sobrang sarap bumalik dito sa Sulu. Salamat sa lahat ng nakasama namin dito. Pero bago kami magpaalam sa kanila, eto muna yung mga nangyari. Nag-party-party pa kami ng kaunti. Sige po, tuloy na po kami. At dyan natatapos ang adventure namin dito sa Hulosulu, mga kabatak. Ngayon, kailangan na nating pumadyak papunta sa Pantalan. Tapos, kailangan nating bumiyahe ng halos 16 hours going to Tawi-Tawi. Ito na yung pinakadulo ng Pilipinas. Kaya sana suportahan nyo ko by subscribing on this channel and ilike nyo na din yung video na to. Tapos, abangan nyo na lang din yung susunod nating episode dito kung saan nga sa Tawi-Tawi na tayo, mga kabatak. Salamat sa panonood at salamat sa lahat ng tausog. Kita-kita tayo sa susunod naming pagbalik dyan. Ingat kayo, stay safe, stay home, ingat mga kabatak.